So, ito na nga guys, nandito na tayo sa ating GCash dashboard. So, nakikita nyo po na ang aking balance ay 126.40. So, punta naman tayo sa aking PayMaya account. So, dito guys, nakikita nyo po na ang aking ka-account ay may balance na 2 pesos. So, balik po tayo sa ating GCash. So, click po natin itong send money. Pagka-click po natin ng send money, click lang po natin itong bank transfer. Pagka-click po natin ng bank transfer, click lang po natin yung 3-dot dito sa baba, view all. Pagka-click po natin yan, hanapin po natin dito si PayMaya Philippines Incorporation. So, ito na po nga guys, PayMaya Philippines Corporation. Click lang po natin yan. So, dito po, lalagay nyo po yung inyong amount na isi-send sa ating PayMaya. Yung account name po ng PayMaya at account number po ng PayMaya. So, dito po sa send recipient to, optional lang po ito. Pwedeng hindi na po kayo maglagay ng kanyang email. So, pagka-fill up po natin ito, click lang po natin to send money. So, review nyo lang po kung correct po yung inyong mga nilagay na details dito. Kasi once po na nagkamali kayo kahit isa dito ay maisi-send na po sa ibang tao. So, kung na-review nyo na po at check naman lahat, click lang po natin itong confirm dito sa baba. So, click confirm. So, ayan po, your bank transfer is being processed. Bank name, PayMaya Philippines, amount 105. So, ito na nga po guys, ang ating sinend sa ating PayMaya. Nag-message na po sa akin si PayMaya na naka-receive ko na daw po ang 105. So, ganun lang po kadali. Sana po nakasunod kayo sa aking mag-subscribe dito sa aking channel. So, thank you po sa panonood.